Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, I'm Ronnie. Welcome! At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po. At pakiclick yung bell button para ma-notify ka every time I upload ng videos. So, dito sa videong ito, I will be showing to you quick and easy everyday makeup look for beginners. As you can see, nag-spray ako ng aromatic aroma. It's very good to tighten the pores before tayo mag-apply ng ating products sa mukha. Then, I will be using this Oriflame Optimals. Ito yung day cream nila na may SPF 20. It's very important, guys, na maglagay tayo ng sunscreen every day. And then, next is this, itong CeraVe. I don't know if na-pronounce ko siya ng maayos, pero yun yung moisturizer na ginagamit ko sa mukha ko. Pwede din siya sa body, but hindi ko siya ginagamit sa body kasi nalalagkitan ako. Pero pag sa mukha, gustong-gusto ko siya kasi nakaka-add talaga siya ng moisture. The next, gagamit lang ako nitong Liquid Cheek Tint from the Body Shop. At ilalagay ko lang siya sa cheek and sa nose area ko. Siguro guys, nagtataka kayo kung bakit hindi ako naglagay ng foundation. Later tayo maglagay ng foundation, guys. Ito, makikita nyo, sobrang pula siya tignan. Pero huwag kayong mag-alala kasi nga maglalagay pa tayo ng foundation. Papatungan natin to, so magiging sheer yung kakalabasan niya. Yung parang sun kiss lang yung labas niya. So, kung ano mo yung remaining sa aking fingertips, ilalagay ko siya sa aking forehead at sa aking chin. Ito, I will be applying Vaseline Lip Care sa aking lips para later, pag naglagay ko tayo ng lip tint sa ating lips, is well moisturized. Then next, ito yung foundation na gagamitin ko, yung Eevee Advance. Sobrang gustong-gusto ko itong foundation nito kasi sheer to medium lang siya. And sobrang ganda niya pang everyday. Hindi siya nag-cake sa mukha ko. I-apply ko lang siya all over my face, guys. Using my hands. Then later, nagamit ako ng Dump Beauty sponge para ma-absorb yung exist na foundation. Then, to set my face, gagamit ako nitong Silvana Colors na pressed powder. Ayan. At pag naglalagay kayo ng powder, guys, kailangan tap-tap-tap lang. Huwag niyong i-glide kasi yun yung reason kung bakit napapansin niyo yung parang kikinan yung foundation niyo kasi na didisturb yung product na nilagay niyo una. Kaya dapat pat-pat-pat lang pag naglagay kayo ng powder. Tapos ito yung kulay ng eyeshadow, ilalagay ko parang peachy tone siya. Lalagay ko lang siya all over my lips. And guys, pag maglagay ko yun ng eyeshadow, kailangan light lang paghawak yun ng brush. Huwag masyadong diinan kasi nagiging harsh siya and ang hirap i-blend.
Then, same color pa din, ilalagay ko siya sa ibaba ng ating mata. Tapos, papatungan lang natin itong parang metallic siya na gold brown color. Shimmer. Pero sobrang konti lang yung ilalagay ko. Kaya ilalagay ko muna siya sa likod ng aking kamay. Para hindi siya sobrang ma-overpower yung paglagay. Guys, kung yung pag-explain ko hindi masyado ano, pagpasensya nila muna ko rin sa nag-learn pa ako. Tapos ilalagay ko din siya sa inner corner ng aking mata para maging buhay tignan yung eyes ko. After ko siya malagay, gagamit na ako ng brush para i-blend. Kaya hindi naman siya harsh tignan. Eyeliner, I will be using this Miss Rose na eyeliner. I-apply ko lang siya sa outer corner ng aking mata. Hindi ko siya ilalagay hanggang sa inner corner. Sa outer corner lang ng mata ko. At sobrang lipis lang yung gagawin kong eyeliner dito. Sobrang nahihirapan ako guys na maglagay ng eyeliner kasi as you can see, I'm a hooded eye. So, sobrang tagal ko pinag-aralan ng kung paano talaga maglagay ng eyeliner. Hanggang ngayon, I'm still learning. Pero, nakikita ko naman na may progress ako sa paglalagay ng eyeliner. Sobrang dami ko din napanood ng videos kung paano maglagay ng eyeliner for the hooded eyes. Kasi as you can see, hooded eyes guys, kita niyo yan yung parang sa look up ko, yung may line. Pag may ganun kayo, it means hooded eyes kayo. Na-explain ko ng mabuti yan, no? Tapos gagamit lang ako nitong parang nude brown, the same palette pa din. Ilalagay ko lang siya sa nose ko para medyo may shape yung nose ko. Parang pang contour na din kasi pero hindi ako mag-contour talaga ng ano. Ilalagay ko lang siya para medyo. Tapos yun na din yung ilalagay ko sa aking cheeks. Blush on, I will be using this face palette from Nikara. I-mix ko lang itong dalawang shades na ito.
Tapos, kukuha lang ulit ako ng itong pressed powder, Savannah Colors. Gagamit ako ng brush at i-apply ko lang siya over my face para kung ano man yung mga harsh line dyan na nilagay ko is mawawash off siya. Wash off or wash out? Parang ganun. And for my highlighter, I will be using this Kiss Beauty highlighter. Ilalagay ko lang siya sa bridge of my nose. Tapos sa cheekbone. For my lips, I will be using this again, yung from the Body Shop na Lip and Cheek Tint. Ilalagay ko lang siya or i-apply ko lang siya sa loob ng aking lips. Yan, nakikita niyo kung paano ko maglagay. Yun lang, dyan ko lang siya ilalagay para, kasi gusto ko mag-create ng parang ombre effect. Then sa labas, or sa ano, gagamitan ko itong lip liner. Hindi ko alam kung anong shade ng lip liner nito. Sobrang mura na nabili ko lang siya sa gilid-gilid. Pero sobrang ganda ng kulay ng lip liner nito. So after ko yan malagay dyan, i-mix ko lang siya using my fingertip. And to set everything, gagamit ako nitong aromatic aroma again. And that's it for this look, guys. And I hope nagustuhan ninyo. Pasensya na kayo, guys, kung hindi ko masyado na-explain. I'm still learning. Bye, guys! I hope to see you in my next one.